Nandito na naman ako, si Ma'am Faith, at may kwento na naman tayo ngayon. Oh, narito yung mga maririnig nating mga salita sa kwento na pwedeng hindi nyo pa alam ang ibig sabihin. Ang unang salita ay aning. Tignan natin. Oh, si Bong ay unang anak sa pamilya. At si Pearl naman ay ang pangalawang anak. Si Pearl ay aning ni Bong. Ano kaya ang ibig sabihin ng aning? Tama! Ang ibig sabihin ng aning ay nakababatang kapatid. Ginagamit ito tong aning ay salitang Ilocano na ginagamit ng mga nakatira sa Hilagang Luzon. May mga aning ba kayo? Ang pangalawang salita naman ay veterinaryo. Pinagamot ni Stephanie si Mingming sa veterinaryo. Ano kaya ang ibig sabihin ng veterinaryo? Ang veterinaryo ay ang doktor ng mga hayop. Oh, may mga alaga ba kayo sa bahay niyo? Ano-ano ang mga ito? Oh, sa kwento kaya natin, ano kaya yung alagang hayop sa kwento? Oh, sagutin natin yan mamaya ha. Makinig ng mabuti para masagot ito. May ading na si Sina. Kwento ni Cleofe A. Tejero at guhit ni Apollo D. Belaras. Ako si Sinan. Sila ang aking tagapag-alaga, Tatang Eugene at Nanang Faye. Mahal namin ang isa't isa. Sinag! Takbo, takbo, takbo. Sinag! Laro, laro, laro. Sabi ni Tatang. Sinag! Takbo, takbo, takbo. Sinag! Laro, laro, laro. Sabi ni Nanang. Sinag! Tulog, tulog, tulog. Sinag! Pahinga, pahinga, pahinga. Sabi ni Natatang at Nanang. Isang gabi, nilaro ko ang isang palaka. Pagpasok ko sa bahay, nangihina na ako. Tinawagan ni Nanang ang aking veterinaryo. Nalason daw ako. Nag-alala ang lahat sa bahay. Takot na takot sila. Baka may masamang mangyari sa akin. Sinamahan ako ng pamilya ni Nanang papunta sa klinika. Sabi ni Dr. Ildefonso, kailangang maiwan si Sinag para magamot. Malungkot ako noong umalis si Nanang. Mabuti na lang mabait si doktor at inalagaan niya ako ng mabuti. Kinabukasan, inuwi ako ni Nanang. Malungkot pa rin ako kahit nasa bahay na ako. Sinag, takbo. Sinag, laro. Sinag, tama na ang tulog. Sinag, tama na ang takot, sabi ni Nanang. Sa pag-aalala at pag-aalaga sa akin, nagkasakit na rin si Nanang. Noong nagpagamot si Nanang kay Dr. Susie, nalaman nila na walang sakit si Nanang, kundi buntis pala siya. Iniisip ko na ang pagtakbo, paglaro, pagtulog at pagpapahinga kasama ang magiging anak ni Natatang at Nanang na aking ading. Nagustuhan niyo ba yung kwento? Ano na nga ba ang hayop dito sa kwento? Tama! Ang hayop dito sa kwento ay isang aso. Sino-sino naman ang kanyang tagapag-alaga? Ang kanyang tagapag-alaga ay sina Nanang Faye at Tatang Eugene.
ano ang kanilang ginagawa araw-araw? Oh, si Sinag ay naglalaro. Si Sinag ay nagpapahinga. Paano nagkasakit si Sinag? Nagkasakit si Sinag noong may nilaro siyang palakas. Sino ang gumamot sa kanya? Ang gumamot kay Sinag ay isang veterinaryo. Paano natin alagaan ang mga alaga nating hayop? Alagaan natin ang ating mga alagang hayop sa pagpapakain. Ano pa? Painumin din natin ang ating mga alaga. Atin din silang kalaro. At paliguan din. Ganun yung gawin nyo sa inyong mga alaga, ha? Okay, hanggang sa susunod na kwentuhan. Bye-bye!